Hello guys! Finally, dumating na ang aming balikbayan box or door-to-door box from Japan. So tara, unboxing tayo. Let's go! So guys, bago natin buksan tong box na to, sasabihin ko muna sa inyo ang cargo company na ginamit namin pagpapadala from Japan to Philippines, which is yung Tecno High Transport. So guys, ang laman nito is yung mga napamili namin sa Japan nung spring, nung huling punta namin ni Freya. So tinry namin tong option na to kasi sobrang napamili namin dun sa bagahe namin that time. And of course, ayaw namin nagbit-bit ng mas mabigat na mga maleta. So tinry namin to. Ang presyo pala nito is 11,000 yen. This is their biggest box, balikbayan box. Ito guys, ayan. So, tatlong boxes sila ang available. Mayroon mas maliit, which is 7,000 yen. And di ko na sure yung isa pa eh kung magkano. Pero check nyo na lang sa website nila. Siguro ipopost namin sa description, pati dito. So, isa pa pala guys, no. Kung nasa hotel kayo nag-stay, make sure na nakapack na or ready to pick up na yung mga gamit nyo. Kasi of course, kung uwi kayo sa Pilipinas, hindi na nila mapipick up yan sa hotel. Kaya dapat mapick up nyo muna bago kayo umuwi ng Pilipinas para ready to ship na yung mga gamit nyo. Just to set expectations nga pala guys, no, yung delivery neto is 3 to 4 weeks. Pero yung sa amin parang 3 weeks lang siya bago siya dumating, so mas mabilis siya. And of course, walang masyadong delay dito kasi recommended to ng mga kaibigan ni Mama sa Japan talaga. Yun! So guys, in sobrang laki ng box na to, hindi yata napuno ni Mama yung mga gamit namin na napamili sa Japan. So nagdagdag siya ng mga gamit niya, which is yung mga lumang damit ni Nanami. So papamigay namin yung mga yun. Alam ni Nanami, ayan, papamigay namin to lahat. Ito yung mga pinagliitan niya guys, yung mga pantalon na to. Ayan, lagay mo natin dito. So guys, ito may bag din na pinadala si Mama. Hindi ko alam na dinagdag niya pala to. Ayan. Uy, ano to? Nakabalot guys. Ano kaya to? Tingnan natin yung loob. Ayan. Ayan, yung pandagdag sa ano ba to? Sa ramen ba to? Ayan guys. Nasa plastic. Kasi baka sumabog, kaya nilagay ni Mama sa plastic, di ba? So guys, ito yung favorite naming ocha ni Freya. Ito yung parang ginagawa naming tubig araw-araw. Kahit sa Japan, ito yung ginagawa nilang tubig. Ayan. Ocha na yan. Sobrang sarap nito. So siguro sa una hindi nyo ma-appreciate, pero pag araw-araw nyo iniinom, okay siya sa katawan, nakaka-cleanse siya, tapos araw-araw kayo madudumi pag ininom nyo ito. Yung presyo nga pala nito is around 200 din yata. Pero nailabas ko na to dun sa donkey vlog ko. So ilalink ko na lang dito yung vlog na yon para makita nyo kung magkano yung presyo. Ito guys, hulaan nyo kung ano naman sa loob. Isa pang bag. Guys, oh, di ba? Favorito to ni Freya. Ano ba to? Ito ba yung ginagawa nating ramen? Ay, udon! Udon pala to, hindi ramen. Pang udon. Hindi, soba. Pang soba. Soba ba to? Parang udon to. Ito rin sa udon eh. Guys, solid to. Dinagdag ni Mama. Baliktad ba? Baliktad pala. Ayan. Dinagdag ni Mama sa padala. Ayan. Thank you, Ma! Next is ito. May Freya to. May Freya to. Ramen ni Freya yan. Tenkai pin. Ito, of course, sa akin, udon. Ay, na UP na. So guys, of course, pag nagpapadal tayo sa balikbayan box, syempre, patong-patong yan. So hindi may iwasan na may mga ganito. So kailangan talaga yung mga valuable things, yung mga fragile na mga gamit, is kailangan naka-box siya ng maayos. Tulad nito. Ito, okay lang naman to, na UP, kasi kakainin mo lang rin naman to. Pero kung may mga babasagin kayo, dapat i-box yun ng maayos. Lagyan yun ng mga bubble wrap, etc. So, meron pa isang ramen yun si Freya doon. Nahiwalay. Daming yun namang ramen na ganito. Miso. So, ito. QP or Q-Pie. Kung anong bata nyo dito. Yung bata na to. Mayonnaise. Favorite din namin to. So, sir, rin to. Ay, yeah. Oo, yan yung baby. Ay, ito. Binili. Ito yun, guys. Trivia lang. Konting trivia lang sa product na to. Itong Heal Me. So, parang mismo araw ng flight namin, pumunta pa kami ng Aeon, parang 2 hours na lang alis namin from Tokyo. So, nagpunta muna kami ng mall, nakabili pa si Freya ng pair of shoes. Ito. Ito actually yung box niya, guys. Yan yung box niya, Heal Me.
So, bumili siya nito. Si mama bumili rin nito pero ibang kulay. Puti yata yung kay mama. Tama ba? Hmm. Tama ba? Puti. Puti kay mama. So, ayan. Ito, ang ganda na itong sapatos. Parang ano siya eh, garterize na sa dulo. Mm-hmm. Saka mura lang siya, guys. May ano, may discount pa to ata. Oh, parang 30% discount pa to. Stocks free pa. Mm-hmm. Patos mo. Ay, ito na. Bakit nandito yung patos ko? Sabi ko pa siya kay mama, i-box niya. So, ito yung nabili ko dun sa, ano, sa Nike outlet. And Jordan 1, ayan guys, Jordan 1 na kulay blue. Ganda na ito, guys. Hindi ko pa nasusot. Actually, bala ko nasusotin ito ilang beses na. So, hindi ko nga nadala. Kasi kala ko, mabilis yung padala nung mail. Kaso di natuloy yun. Kasi ibang transport yung gamit ni mama. Kasi di napadala ng maaga. Kaya dito kayo sa Tekno kayo magpadala. May mga damit pa si Freya ito, guys, na pinangbala to. Pinili ng Freya to. So, mga yakiniku. Yakiniku sauce ulit. Another one. Si Freya. Maganda pambalot guys yung mga damit kasi mas ano siya. Yung nga lang magugustot pero pwede nyo naman ulit laban. Correct. So, at least safe yung ano nyo. Safe yung gamit na pinili nyo. Lalo na yung mga products na pwedeng sumabog, pwedeng mabasag. Oh. Mabasag, oo. Oh. At least kung magkakaroon ng mga mancha, dito lang sa damit nyo. Hindi doon sa ibang product. So, this one. Nakabalot sa pantalon. Ano to? Ano to, babe? Yakiniku sauce ba ito? Hindi, para siyang sayasak, ano, sukiyaki. Oh, sukiyaki sauce. Ayan. Another, yakiniku sauce. Dahil at yakiniku sauce, may ilang beses na tayo mag-yakiniku. Nainaiwan doon. Yakiniku sauce ulit. Guys, kung napanood yung vlog namin sa Harajuku ko and Meiji Jingu Shrine. So, ito siya. Ito yung payang na nabili ni Freya. Magkano to? 6,000 yen? 1,600 yen. Ah, 1,600 yen. So, medyo mahal siya. Pero, di ba, maganda tong payang na to. And, ayun, nauwi namin sa Pilipinas. So, guys, ito yung mga essentials namin. Ito, UV, pang sa mukha yan. Ayan, yan. Yan yung favorite namin, lagay namin ni Freya sa mukha pag lalabas kami. UV. Para kontra sa sikat ng araw. Of course, yung favorite kong deo, ito yung deodorant ko. Na nire-recommend ko rin. At maraming YouTubers, vloggers na nagre-recommend ng deodorant na to. Kasi parang dry siya sa skin tapos hindi siya mabilis. Hindi ka mabilis mag-polis pag gamit mo itong deodorant na. So guys, another ocha. Pero kakaiba yung lagayan nito. Parang nasa ano lang siya, pack. Yung laman nito is, ito, syempre yung mga pumuputok din na nilalagay niya rin sa bubble wrap. Ito. Ano to? Ano ko, mga conditioner. Ayan, conditioner ni Freya. Ito yung nagamit ni Freya to nung nasuling pumunta kami ng Japan at nagustuhan niya. Okay na okay sa buhok niya. Kaya bumili kami and ito gagamitin niya sa Pilipinas. Nung brand niyan. The Essential. The Beauty Essential. So, apat na peraso yung bilhin ni Freya na ganun. Na conditioner. So, yan. Gagamit ni Freya na yan. Siniksik ko rin ni mama. Solid. Ang galing. Galing ni mama magpaksiksik na siksik. So, ito guys. Noodles. Yakisoba. So, ito yung parang kanina. Yung palilagay dun sa okonomiyaki. Yan. Ito. Ano to? Pinabili ni Freya to. Noodles doon, pang ramen. Noodles pang ramen. Eh, parang udon din siya, ramen. Udon. Oo, yan na yung nasa, nakikita ko na yung gusto ko dyan. So, yakisoba. Anong gusto mo? Ah, ito na. Ito guys, meron. Pang pag gusto niyo mag-toast, ito. Pwede niyo ilagay sa taas, which is garlic. Garlic toast spread. Garlic toast spread, ayan. Favorite din namin ni Freya to. Sobrang sarap pag ginamit ito sa mga toast niyo. At ito na nga, hinihintay ni Freya sa padala na to. Ayan yung mga kape niya. Ayan, guys, ito. Kung napanood nyo rin yung vlog ko na nag-haul ako, pinakita ko yung mga kape na to. So, yung iba doon dinala namin, since sobrang medyo mabigat tong kape na to, yung iba pinador to door namin. So, ito siya. Ayan. So, lagay ko na lang dito yung link ng vlog na yan para mag-view nyo yung haul ko na yan. So, ito guys, ito yung binili ko isang sapato sa Japan nung pumunta kami. Guys, sorry, medyo madumi. Hindi ko na siya nalinis. Kasi ito yung ginagamit ko, lalo na nung huling nagpunta kami sa Mount Fuji. Nag-camp kami. Kaya medyo may putik siya ng konti. Pero ito siya, New Balance na 327. Sobrang sarap sa paa na ito, pang lakad-lakad. So, lilinisin ko yan, guys. Ito, trivia din sa sapatos na to. Binili rin namin to kasabay nung Heal Me na sapatos ni Freya. Last day namin sa Japan. So,
So nagpabili si Ate Cherry para kay Bantrex. Ayan, ganda o Nike. Magkano? Alam ko, sale din namin doon nakuha, tapos may discount pa. Magkano lang yun? Kalahating lapad lang ata to, ano mga ganun. Hmm. So, ang laki ng discount. 5,000 yen lang to. Or less. Udon? Udon din. Ang sarap yun ito. Ay, mga pang-udon, oh. Yes, pang-udon, oh. Ah, sauce. Sauce siya, na pang-udon. Ah, sakto. Ah, sakto doon sa mga binigay ni mama na... Sauce din yata siya. Sauce nga rin. Ah, sauce na mga pang-udon. So, hindi sinabi ni mama yan. So, yun. Oh, surprise. Surprise tayo ni mama, guys. Thank you, ma. Ayan, so, lead. Mga tough balu ng mga yakiniku sauce. Iba naman to. Ayan, favorite din namin to ni Freya to, tong pink na to. Ayan. Gyoza sauce. Sobrang sarap nito pag may gyoza kayo. Si Freya kasi nang gumagawa ng gyoza dito sa bahay. So, ito lang yung kailangan namin, yung sauce. So, guys, ito may yakitori sauce din dito. Ayan. So, lead. Sobrang sarap. Yakitori sauce. Panok din yan. Ah, pang chicken na sauce. Mm-hmm. Ayan. So, lead, guys. Dang nating sauces. So, ito, another one. Another sauce for gyoza. At guys, ito na ang pinaka-exciting part or yung pinaka-inihintay ko na dumating, which is yung mga anime figures ko. So, ayan. Unang-una, pakita ko sa inyo si Shinzo. Ayan. So, hindi na namin ito naisama dito sa pag-uwi namin galing Japan since yung nga full na yung baggage. Pero dito naman, safe naman siya. Ayan, si Shinzo. Magkano bili ko dito? 300 yen lang, guys. Kita nyo. Ayan, sa Book Off ko yata nabili ito. Tama ba? Book Off. So, Super Bazaar. Book of Super Bazaar, 300 yen lang siya. Ito guys, so yung box niya medyo nayupi. So yun na talaga yung downside guys pag may mga box kayo. Si Himiko, Toga, ayan. Yan sa mga villain din. Pero sobrang ganda nito guys. So, ang ganda ng pagkakagawa ng ano na to. Sana hindi na damage yung loob. Pero for sure hindi naman na damage yung loob kasi siguro mabigat lang siya kasi nga nasa pinakailalim ng lagay ni mama to. Pero okay lang, konting ano lang naman yung box sa yung loob is safe siya and secure. So, next is si All For One. Ayan, kita nyo. Ang aso. All For One. So, ito yung kalaban ni One For All. Guys, ito yung mga boxes ng mga pinamili namin na nauwi namin naman nung last time na umuwi galing kami from Japan. So, ito, mga binabili ni Freya. Sino ba si Oshinoko ko ba yan? Si Ai. Ai pala. Ito yung Oshinoko. Oo, Oshinoko ko nga. Ito. Ito, pinakainihintay ko dumating. Ayan na. All Might. All Might siya, nabili ko rin yata ito sa Book Off. So, 3,800 yen ang bili ko sa kanya. Ayan, All Might. Shit, na-excite na ako i-unbox to guys. Sobrang sorry. Let's go. So guys, thank you for watching. At ito na yung lahat ng napamili namin sa Japan at mga napadala ni Mama dito sa cargo na to. And if you have more questions regarding this cargo, comment down below. Or you can also go to their FB page and their website. So, ilalagay na lang namin sa link na yun down below. So, that's it. Thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe this video. Mata ne!